So ito guys ay nilagyan ko ng Siam bloom fertilizer, kaya tingnan nyo naman. Effective din yung aking pag-spray kasi biglang naglabasan yung mga bulaklak. So ayan. Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, ako ay magmamarkot muna guys ng aking bougainvillea plant. So kailangan natin ng scissor or yung gunting, ayan. Kailangan din natin ng kutsilyo or yung knife, plastic cups. So maliliit lang guys na plastic cups, ayan. Next naman ay ang duct tape or adhesive tape kung mayroon kayo. At pwede rin natin guys gamitan ng tali kung wala kayong adhesive tape. So, mas maganda duct tape guys kasi mas madikit kahit nababasa. At syempre yung ating garden soil. So, ayan guys yung aking bougainvillea plants. At mayroon din ako sa inyong konting tip para mas lalong mabilis at mas dumabong yung bulaklak ng inyong bougainvillea. Sprayhan nyo ito ng Siam bloom fertilizer. So, yan ay once a week lang naman guys. May instruction naman sa Siam package kung ilang tablespoon ang gagamitin nyo per gallon of water. So, ang ituturo ko lang muna ngayon guys ay kung paano mag-markot. Ngayon, kung makikita nyo, ito ay apat na pots at ito ay iba't ibang kulay. Ngayon, ang gagawin ko dito guys, bawat pot magagawa ako ng markot para ma-transfer ko at maparami ko siya. Guys, ang una natin gagawin, bibiyakin natin itong ating plastic cup ng pagganyan. And then, pupuntasan natin to dito sa gitna. So, ipupultulong ko ng ganito guys para mas madaling magbutas. So, bibilugan natin yan. Depende doon sa laki ng ating paglalagyan. After nito, ibalik ulit natin sa dating posisyon. So, magiging ganito na siya. Mayroon na siyang butas dito, guys. And ito, ipapasok natin doon sa sanga na kailangan nating i-markot. Una natin gagawin, guys, babalatan natin yung sanga na ating i-markot. Linisin muna natin yan hanggang sa paikot matanggal yung pinaka-balat. And then, kapag malinis na yung ating sanga, natanggalan na natin ng maayos ng balat, ilalagay naman natin ngayon yung plastic cup. So, kailangan guys yung opening o yung hiwa ng ating plastic cups, ilalagay natin sa bandang ibabaw para pag naglagay tayo ng tubig o nagdilig, hindi siya direktang mababasa at hindi rin basta-basta matanggal yung ating duct tape. Ngayon, ididikit na natin yung ating duct tape. So, ayan guys. Kapag naidikit na natin yung ating duct tape, pwede na nating lagyan sa loob ng garden soil. Ang garden soil guys, kailangan siksik yung ating pagkakalagay para lumabas agad yung mga ugat. At kailangan din natin itong diligan araw-araw para manatiling basa at para lumabas agad yung mga ugat sa part na ating tinanggalan ng balat. So, ayan guys, nakagawa na ako ng aking markoting at ito nga ay kulay violet. So, ito yung magiging kulay niyan guys. Ayan, ang actual. Ayan, napakadami ngayong bulaklak. At ang nagawa ko nga dito ay dalawang piraso. Next naman guys ay itong lavender at ito naman din yung kanyang actual color. So ayan, ganito naman ang kulay niyan guys. So ayan din, ang dami ring possible na bulaklak. So ito guys ay nilagyan ko ng Siam bloom fertilizer, kaya tingnan nyo naman. Effective din yung aking pag-spray kasi biglang naglabasan yung mga bulaklak. So, ayan.
And last, itong Pusha Pink. So, ayan guys. Medyo hindi pa masyadong namumulaklak ito. Pero maganda ang kulay nito guys. So, ayan. At mayroon din akong color white. Ito. Ayan, ang color white. Pero hindi muna ako nagmarkot kasi masyadong mainit na ngayon guys. So, bukas ng umaga uli ako magpapatuloy sa aking markoting. So, ayan yung aking pang-apat na markot.